Nabuntis si Eloise sa murang edad ngunit hindi niya ito inalintana dahil umaasa siya sa negosyo ng kanilang pamilya. Ang ama ng kanyang dinadala ay isa lamang trabahante sa kanilang negosyo ngunit nangako itong paninindigan niya pa rin si Eloise. Akala nila ay napaka-perpekto na ng kanilang pamilya. Akala nila ay perpekto na ang kanilang buhay. Ngunit sa kasamaang palad, nang tumagal at kung saan malaki na ang kanilang anak, ay siya ring pagkalugi ng kanilang negosyo. Nalulugi na ang ating negosyo, Erko. Anong gagawin natin? Nag-aaral pa si Zinaya. Kailangan niyang makapagtapos. Kung wala tayong gagawin, masisira ang kinabukasan niya. Parang lalim ng isip ko, pre, ah. Nalugi kasi yung negosyo namin, pre. Hindi ko alam ang gagawin. Sus, okay lang yan. Huwag mo na isipin yan, pre. I-shot na natin yan. Cheers! At try ito. Pagsamantalang makalimot sa problema mo. Kesa sa maghanap ng paraan para kumita ng pera at buhayin ng kanilang negosyo, si Irko ay nagpakalulong sa masamang bisyo upang makatakas sa problema. Walang araw na hindi siya umiinom ng alak, naninigarilyo at gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Lagi itong lasing kapag umuwi at mag-aamok, itatapon ng kanilang mga kagamitan o di kaya ay pagsisipain ang kanilang mga upuan. Ngunit nang tumagal, ay mas naging bayolente ito. Uy! Lagi ka nalang natutulog, napakawalang kwenta mo! Tao po! Bakit ko lang may bumubukas? May tao ba dito? Eloise! Hala! Ano nangyari sa'yo? Wala, ikaw na. Huwag na ako sa ganyan. Hindi ma ako maloloko. Hindi ganyan ang pasanang nahulog sa hagdan. Nagsabi ka sa akin ng totoo, huwag kang matakot. Sinagdan ako ni Erko. Gago! Putangin ng lalaki yun ah! Bakit niya nagawa sa iyo to? Simula nung nalugi ang negosyo namin, araw-araw na lang siyang umiinom. Imbis na maghanap ng paraan upang magkapera. Nalulong din siya sa paggamit ng droga. Wala na siya sa tamang katinuan. At pumapayag kang saktan kanya lagi. Wala naman akong magawa eh. Hindi yan totoo. Mayroong paraan. Kailangan mong protektahan ang sarili mo at si Zenea. Nga pala may pupuntahan ako. Sumama ka sa akin habang nasa paaralan pa si Zenea. Saan? Malalaman mo pagdating natin doon. Hey.
pasok. Maraming salamat sa inyong pagdayo. Walang anuman. So, nandito tayo ngayon upang pag-usapan ang karahasang ating napagdaanan mula sa kamay ng ating mga asawa. At of course, magbibigay ako sa inyo ng advice kung anong inyong gawin, gagawin upang malampasan ito. Nakakita ko na sabi niya sa mga otoridad dahil baka hindi naman nila pagtuon ng pansin at kapag nalaman ng mga tao ay diskriminasyon lamang ng aking kapatid. Natakot ako na baka pati ng aking anak ay madamay. Wala kaming mapupuntahan ng anak ko. Walang tutulong sa amin. Noong nalaman niya kung sinumbong ko sa humingi siya ng tawad at nagmakaawa ng ko sa bilan. Ginawa niya ang lahat para tanggapin ko siya ulit at huli na ang lahat. Nasaktan niya ako at pati ng aking anak. Lahat na ginawa niya sa akin ay parang bangungot na bumibisita sa akin tuwing gabi. Hindi ko na siya tatagapin sa buhay ko. Hindi ko na siya hahayang saktan pa kami ulit ng aking anak. Kaya, ang masasabi ko lang sa inyo ay we should break the silence. We should break the chain of silence. Huwag kayong papaapi sa inyong mga asawa at i-report nyo na agad sa otoridad kung ano man yung ginagawa nila. Dahil ito lang ang magiging way para maprotektahan nyo ang inyong mga anak at ang inyong sarili. So, ayun lamang. Sana ay nakatulong ako sa inyo. Oh, anak, nandito ka na pala. Ayaw, anay, kanina ka. Mapala ka muna yung nasita yung malasin. Lagi na lang. Pagkiraman na lang! Magandang gilang lang dito! Nay, upay ka lang. Upay lang ako, anak. Lagi ka na lang natutulog, napaka walang kwenta mo. Pagkira ka na eh. Huwag ka mangilang dito. Hindi na ako mananahimik pa. Sa sumunod na araw ay tanghalian na dumating si Irko. Ngunit hindi nito inaasahan na pag-uwi pala sa kanilang bahay ay masusurpresa siya ng hindi niya inaasahang bisita. Bigla na lamang siyang inaresto ng mga ito. Nangihinang na paatras ang mag-ina. Sa wakas, anak, malaya na tayo. Moments later. Alam mo, 1, 2, 3, go! Punti sa po! Lagi ka na lang matutulog, napaka walang kwenta mo! No?